Mabel, may engagement party ka pa, ha? Pwede naman. Kasalan ka agad dito, ha? Chang, si Henry pong may gusto nito. Eh, gusto daw po niya ako ipakilala sa pamilya niya at sa mga kaibigan niya. Diyos ko, Mabel, talagang hindi ako makapaniwala na magkakaasawa ka na nga ng mayaman. Sa wakas, makakatikim na rin tayo ng ginhawa. Oh, bakit? Naalala ko lang po si Inay at si Itay. Sana ho nandito pa sila para makita tong kasayahan na to. Mabel, saan man naroroon ang tatay at nanay mo ngayon, sigurado ako maligaya-maligaya sila para sa'yo. At saka, ikaw pa ba naman, Insan? Ikaw pa ba naman ang malulungkot? Eh, ang swerte-swerte mo nga dito kay Henry. Oo. Diyos ko, daig mo pang nanalo sa loto. Hindi ka naman tumataya. At saka, talaga to si Doris, oh. Diyos ko, daig mo pa si Cinderella nito, no? Eh, sabi ko naman sa'yo, Doris, kung minsan ang mga fairy tales, nagkatotoo yan. Mm-hmm. At saka isa pa, ang Prince Charming, totoo rin yun. Naku! Ako kaya? Kailan ko kaya makikita yung Prince Charming ko? Ay, Mabel. Hmm? Ang bilambyanan mo. Hello po! Doña Amparo, hi! Good afternoon po. Doña Kunching! Magandang hapon po! Ang suplada naman ng biyanan mong hilaw. Fairy tales nga eh. Siyempre may mga bruha. Yan na yun, pinsan, yan yun. Please, huwag ka maingay. Baka mamaya marinig ka nila. Oh my Lord. Makita ko lang ang pagmukha ng mga taong yan. Kinikilabutan na ako. Did you see the setup of the garden? I did. Jeez. At nakita mo yung fabric ng mantel. Ang design, ang kulay, hindi ko maintindihan. Ampi, what do you expect sa taste nila? Ang hindi ko maintindihan kung bakit pinabayaan mo pa sa kanilang preparation engagement party. And their tastes are so cheap. Dahil gusto kong mapahiya sila sa bisita. Dahil gusto kong ma-realize ni Enrico na mali ang babaeng pakakasalan niya. This is actually all your fault. Ikaw ang kumuha kay Mabel para maging secretary ni Enrico. Hindi ko naman alam na aakitin niya ang anak ko eh. Like, darling Ampi, para namang hindi mo alam, poor girl like Mabel, target na naman pangasawa mga tulad ni Enrico. Guwapo. Mayaman pa. Well, I won't allow it. Gagawin ko ang lahat para hindi matuloy ang kasal. But that would be too late. Haling na haling na sa kanyang anak mo. At hindi mo na siya kayang pigilan. Parang hindi mo ako kilala, Kunching. Anything I want, I get. Sa akin lumaki si Enrico. Ako ang humubog sa kanya. At may paraan ako para mapasunod ko siya sa lahat ng gusto ko. Okay, if that's what you said. And mark my word, hindi matutuloy ang kasalang ito. Poor girl. Oh my God. Oh, Ampi. Tingin ko narinig yata tayo ng chismosang pinsan ni Mabel. She just went out. Totoo. Totoo yung sinasabi ko. Iihinga sana ako noon, kaya lang siyempre narinig ko silang nag-uusap. Siyempre mapakinggan ko. Tapos, pinsan, narinig ko kasi ang sabi niya, pipigilan daw ni Doña Amparo ang kasal niyo ni Henry. Eh, Doris, baka naman mali yung dinig mo. Hindi. Binge? Hindi. Tama, tama. Kasi nakita-kita ko at dinig na dinig ko ang mga pinagsasabi niya. Ang sabi niya, mark my word, hindi matutuloy ang kasal nila.
at itaga mo sa bato. Itaga mo sa bato na hindi makakapag-wedding gown ang Mabel na yan. Ang kapal na mukha ng babae yun ah! Chan, saan mo kayo pupunta? Saan ba? Eh di ko kumpronto, ikumpronto yun! Hindi ba naman yan? Sandali pa! Saan yung babae yan? Si Enrico po! Mabel, si Enrico! Mabel! Wow! This is nice! Hi, hon! Hi, Tita Carmela. Hi, hon. Hi. How's your day? Hoy, Enrico! Pagsabihan mo nga yung mama mo, ha? Sumusobra na siya! Chang, tama na po! Why? What's going on? Ano ka ba, Mabel? Ha? Pagtatakpan mo ba yung mata pobreng yon? Enrico, dinig na dinig ni Doris. Sinabi ng mama mo na hindi matutuloy ang kasal ninyo. Pipigilan niya ang kasal ninyo. At kahit dumanak man ng dugo, hindi matutuloy ang kasal ninyo. Yun ang sinabi niya. Enrico! Enrico! Teka muna, pabayaan mo siya. Yaka lang. Oo nga. Mama! Yes? Mama, oh. Totoo ba narinig ko? Nagagawin niyo lahat para hindi matuloy ang kasal namin ni Mabel? Ma, answer me. I'm talking to you. Totoo ba? Oh, totoo. Kapal talaga ng mukha. Pero iba ang pinag-uusapan namin ni Conching. Yung character sa isang libro na binabasa ko, hindi si Mabel. Right, Conching? Yes. Classic novel of Thomas Hardy. Actually, I have it with me. You wanna read it, Doris? Ito. My God, Enrico. Sino ba naman kasi nagsabi sa inyo yan? Yan ang hirap kapag nakikinig sa usapan ng may usapan. Tuloy. Mali ang mga impormasyong nasasagap. Oh, exactly, Ampi. At may tawag dyan. Chismis. At alam ko marami niyan sa squatters area lang. Ma'am, excuse me. Andito naman si Sister Melinda. Okay, let her in, please. Anything else, Iyo? Excuse me. Pasensya ka na, Andrea. It's okay. Don't worry about it. Nakakaya naman talaga. Kasi nagkamali naman talaga ako ng tinig eh. Ako loko naman kasi. Diba? Ano sinasabi ng baraha? Sister, ano? May nakikita ko kaguluhan sa iyong hinaharap. Kaguluhan? Mawawasak ang iyong buhay? Babagsak ang iyong mga negosyo? Ano? Dahil sa isang babae, may nakikita kong isang babae. What? Sinong babae yan? Isang babaeng papasok sa iyong pamilya. Oh my gosh, Ampi, that must be Mabel. Sinasabi ko na nga ba eh. Malas ang babaeng yan. Pinsan, pasensya ka na nga sa nangyari kanina ha. Talagang nakakaya naman talaga yun eh. Kung ano-ano na nga naibinta ko kay Doña Amparo. Kaya nga, Doris, sa susunod, huwag ka basta-basta makikinig sa usapan ng iba. At kayo naman, Chang, huwag kayo basta sugod ng sugod. Ayaw niya sa'yo, Mabel. Chang, nagkamali lang ho ng dinig si Doris. Nararamdaman ko na yan noon pa. Ayaw ni Doña Amparo sa'yo dahil mababa ang tingin niya sa atin.
sa'yo. Hindi ka gusto ni Doña Amparo na ikaw ang mapangasawa ng anak niya dahil mahirap ka lang. Hindi ka nila kauri. Ang gusto nila, yung mayamang tulad nila, yung sosyal, yung may class. Hindi mo ba nararamdaman yun? Hindi mo ba napapansin? Pag pinupuna ka niya sa mga kilos mo, sa pananamit mo, sa pagsasalita mo, hindi mo nakikita na pag pinagtataas ang kanya ng kilay? Dahil napalakas ang tawa mo, mali ang paggamit mo ng kubyertos o ang pag-inom ng ala? Kepula yan o puti? Huwag kang mabulag-bulagan, Mabel! Pinag-uusapan kanila. Pinag-chichismisan. Nag-iisip sila lang paraan kung paano mawala ang pagtingin sa'yo ni Enrico. Alam ko naman po yun, Changi. Alam ko naman po ayaw sa akin ng mama niya. Alam ko namang mababa ang tingin niya sa akin dahil sekretary lang ako ni Henry noon. Alam kong inuuri niya ako, kinukutsa. Alam kong inaabangan niya ang magiging pagkakamali ko. Alam ko din naman na kahit na ano pang gawin ko, hindi naman niya ako gugustuhin eh. Alam ko din naman kung anong klaseng babae ang gusto niya para sa anak niya. Yung mayaman, yung sosyal, yung nakatapos sa magandang eskwelahan. Eh, alam mo naman pala eh. Bakit nagtsatsaga ka pa? Dahil mahal ko si Henry. At kahit ayaw niya sa akin, kahit ayaw sa akin ni Doña Amparo, kahit mababa ang tingin niya sa akin, kahit na alam ko nasusuka siya sa tuwing nakikita niya ako, tinitiis ko. Titiisin ko yun. Dahil mahal ko si Henry. Anak, mahal ko po siya, Cham. Kung ganun, ihanda mo na ang sarili mo. Tibayan mo yung dibdib mo. Dahil simula pa lang yan ang kalbaryo mo. Yan ang sinabi ni Sister Melinda. Mawawasak ang pamilya natin. Babagsak ang negosyo natin dahil kay Mabel. Ma, please! Enrico, huwag mo na ituloy ang kasal. Natakot ka sa babaeng yan. Kung gusto mo, mag-live-in kayo. Gawin mo siyang mistress. Just don't make her a part of our family. Matakot ka sa hula. Ma, pwede ba? Huwag yung diktaan ng buhay ko ayon sa baraha. Ang barahang yan ang naghula na magiging mayaman tayo. Ang barahang yan ang naging gabay ko sa bawat negosyong itinayo ko. Ang barahang yan ang tumulong sa atin kung paano tayo nakaangat sa buhay natin. No, Ma. Mali kayo. Mama, dahil sa inyo, dahil sa galing nyo sa pagpili ng mga location, kaya naging successful yung mga negosyo natin. Yung pagpili nyo sa produkto, yung mga bagong trends na lumalabas, dahil sa inyo. Ang sinasabi mong magandang location, ikinonsulta ko sa mga hula. Lahat ng mabibiling produkto, suggestion ng mga manghuhula. Pati design ng mga malls na gustong-gustong puntahan ng mga tao, ikinonsulta ko rin sa feng shui experts. Mama, masyado niyong minamalit ang sarili ninyo. Inaasa niyo lahat sa hula. Dahil napatunayan kong totoo. That's up to you. Kung naniniwala ka sa hula, sa mga baraha, nasa inyo. Pero hindi ko hayaan na diktahan ng baraha kung sino mamahalin ko. Puso ko lang magsasabi kung sino pa kasalan ko. Yun ang walang iba kundi si Mabel. My Lord! Thank you.
Sister Melinda! Sige, sige, ne. Sister Melinda! Si Loretta po. Yung pong kaibigan ni Maring na pinsan mong bungal. Ako ho yung hinulaan ninyo na mamamatay ang asawa. Oh, natigok nga ho ang loko. Eh, kasi ho, gusto ko ho sanang pahulaan sa inyo yung anak ko. Sa ibang araw na hinihintay na ako ni Maring. Ha? Tsaka na lang. Sister Melinda, Sister Melinda, sandali lang ho ito. Kasi ho, may jowa hong mayaman yung anak ko. Gusto ko lang malaman kung makakatuluyan sila. Lizette! Lizette! Nay! Lizette! Halika, halika, dali! Oh, halika, may papakilala ako sa'yo. Sino ho, Nay? Si Sister Melinda. Siya yung magaling na manghuhula. Gusto ko sana itanong kung kailan kayo kakasal ni Harold. Nay, hindi naman ho ako naniniwala sa mga hula-hula eh. Magaling ito. Bakit ho? Mag-ingat ka, anak. Bakit ho? Ano ang mangyayari sa anak ko? Tsaka yung mga napkins, tapos ito, ilagay nyo na lang to sa gitna ng mga lamesa. Ma'am, may humahanap po sa inyo. Sino daw? Hindi ko sinabi kung sino, basta importante daw po ang sasabihin sa inyo. Salamat. Dante? Mabel, pwede ba tayo mag-usap? Sige, iwan mo muna kami. Dante, ano ginagawa mo dito? Mabel, mahal kita. Lasing ka ba? Mahal na mahal kita, Mabel. Pakakasal na ako kay Henry. Papakasal ka sa kanya dahil mayaman siya. Pakakasal ako sa kanya dahil mahal ko siya. Yun ang dahilan. Ako ang mahal mo eh. Patiwan mo ako. Magkaibigan lang tayo. Sabay tayong lumaki. Hindi lumagpas sa pagiging kaibigan ang tingin ko sa'yo. Ikaw lang ang nagbigay ng ibang kulay sa kabaitan ko. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo sirain ang gabing to para sa'kin. Kung talagang mahal mo ako, hahayaan mo akong lumigaya. At si Henry lang ang magpapaligaya sa'kin. Dante, makakahanap ka din ng ibang babae para sa'yo. Bakit ho ba? Ano ba nakikita niyo sa baraha? Ingatan mo ang anak mo. Mawawala sa iyo ang anak mo. Oh? Teka, teka. Bakit mawawala ang anak ng anak ko eh wala namang anak ito? Lizette, buntis ka ba? Hindi ho, Nay. Kita mo?
Sumasablay ka rin palang manghuhula ka eh. Gusto mo bang mapasayo si Mabel? Ang sabi ko, gusto mo bang mapasayo si Mabel? Paano ho? Tutulungan kita. Ang galing naman nun, nahula ang buntis ka? Bonnie, huwag ka nga maingay. Baka mamaya may makarinig sa'yo dyan, oh. Kasi naman, sana inamin mo na sa nanay mo nung hinulaan na buntis ka para tapos na. Magagalit nga yun, eh. Eh, bakit naman magagalit yun? Baka nga matuwa pa yun, eh. Di ba, si Harold naman ang ama niyan? Ibig sabihin nun, pakakasalan ka na ni Harold. Eh, atat na atat naman yung nani mo kay Harold, eh. Dahil mayaman yun. Hindi, gusto ko munang makausap si Harold. Para sabay na kami magsasabi sa nanay ko. Oh, edi sige. Halika, punta na natin ngayon si Harold. Dinig ko, nagpunta na ako sa Amerika. Huh? Nagmamadali nga ho siya eh. Parang may tinatakbuhan. Sige o, ma'am. Bunny! Iha? Po. Sandali. Bakit po? Sorry kanina, ha? Ako nga kung kailangan humingi ng tawad sa inyo. Well then, let's forget about it. Actually, I just want to welcome you to our family. Talaga po? Ang mahal ni Enrico, mahal ko rin. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga po. Ay, matawa rin ako.
hindi ako papayag matakbuhan ka ng lalaking yun. Hahanapin ko siya at pananagutan niya to. Dahil kung hindi, papatayin ko siya at papatayin kita dahil hindi ako papayag na magpaanak na diskresya. Naiintindihan mo ba ako? Tandaan mo yan! Nay, patawarin mo. Excuse me, Iha. Bakit po? My hair. Ay, sorry po. That's okay. No problem. Could you do me a favor? Ano po yun? Pwede bang ilabas mo yung basket? Sige po. Thank you. Mabel? Mabel? Mama? Iho? Have you seen Mabel? Nasa si Mabel? Where the hell is my fiance? Enrico, iho, baka naman sumama na sa ibang lalaki si Mabel. What are you talking about? Well, according to her, nakita daw niya si Mabel may kausap na lalaki sa labas ng gate. At Dante ang pangalan. Sino nga ba si Dante? Ang yabang ng gaganin eh! Ang tingin sa anak niya, prinsesa! Ayaw paligawan sa mga taga rito! Gusto makapagsao ng mayaman! Ayun! Tinakbuhan tuloy! Mabel, mahal kita! Kainago kita kay Enrico! Tayo ang pagkakasal! Magsasama tayo!